Ikaw pa talaga yung nag-serve. Siyempre, sir. Isa, nag-blend ako sa kanila eh. Aha. Gusto ko yung serve kasi gusto ko yung magbigay ng service. Kasi lagi ko na kanilang sinasabi na pag pumasok tayo sa resto, wala yung to-serve. Mas gusto ko yun. So, si Edu muna kasama natin kasi si Chef, hindi na natin yeah, mastobos. Sobrang busy na sa dami ng guests. Kain po. Oo, please. Certain siya sabi ko sa inyo. Paborito ko. Ito sa salo na gulay. Hindi lang siya ordinaryong tangkong. Anong dish to? Chinese? May twist ng Chinese. May twist. Pero kasi sa China, sa Macau, sa pinagalingan namin, ganito siya lutuin yung stir-fry kangkong doon. So parang in-adopt niya, dinala niya dito sa atin sa Pinas. So yung mga hindi masyadong mahilig sa mga meats, just meron kaming variety ng vegetable para sa kanila. Ito yung binagongan natin. Binagongan. Diyan din kami proud sa lambot ng meat niya. Actually, sir, masarap pong isabay sa honey glaze. Yung kangkong. Parang ano niya, side dish niya. Nagbe-blend silang dalawa. Tang natin. Durog-durog na. Sobrang busy na ni Chef. Opo. Kasi may dalawang bookings na big groups eh. Siya, hindi na natin siya makakausap talaga. Pero kalmado siya ngayon. Kalmado siya. Kalmado siya ngayon. Ito yung signature natin. Ito yung signature? Yung smoked pork belly natin. Kaya yung in-offer sa akin ito ni Chef nung pinatikim niya ako ng mga luto niya, hindi din ako nagdalawang isip eh. Na, sige. Parang ganun. Buo ang loob. Aside from this, anong ibang ginagawa mo? Yung isa kong work, panggabi naman siya. Ano naman? Lagari talaga. Gluta drip. Ano yung nagluta drip? Nagluta, gluta tayo. Okay. Nagtuturok ako noon. Oh. May mga clients ako sa kasi nurse ka. Nagamit, at least nagagamit ko pa rin yung license ko. So, paano yung work mo dati sa Macau? Hindi mo na nagagamit ngayon? Ngayon? Ito, dito lang. Dito ko siya dito nagagamit. Lang. Hindi pa kasi kami naglalagay ng cocktails eh. Pero lalagyan ko siya. Kaya kasi kung lalagyan ko siya ngayon, hindi ka kasya. Sa liit ng bar area ko, sa coffee at saka sa drinks pa lang. May plano kayo for expansion? Meron. Saan lugar? Meron kami dito sa may bandang overlooking eh. Kaya lang, nandito kami sa side, sa may, alam niyo yung Cloud 9? Pagpapunta ka, diba dito sa side, sa kaliwa, yung overlooking. Nandito kami sa area na hindi overlooking. Pero ang gagawin namin, tataasas mo. Pero medyo malaki-laking budget eh. Siyempre, kailangan pag-iponan yun. Pagka siguro naiponan namin yung budget, tsaka namin siya. Tapos sa may buso-buso. Meron ka rin dyan. Kaya tuwan-tuwa ito si CJ. Kasi sabi niya, ipon pera pa kailangan natin para lalong mag-expand. Sabi ko wala nang problema pag nag-expand tayo kasi yung food na ino-offer mo naman. Sarap. Tsaka yung vision din naming dalawa na gusto namin siyang siyempre ikalat din. Di ba? Para kung kunyari, salo sa Antipolo, salo sa Cogio, salo sa Taktak, salo sa Buso-Buso. Mga ganon. Kaya sabi niyo, sige bro. Oo. Sige, wait ka lang. Total, pag sa atin yung lupa, hindi naman ganon kalaki yung babayaran natin sa construction lang. Construction na ang unang-una. Habang nagko-construct pa tayo, wala pa tayong binabayaran. Kasi di ba, usually pag umupa ka, pag simula ng construction mo, upa na. Upa ka na. Tumagal yan, hindi, umuupa ka na dyan. Eh dun, sa atin, hanggat hindi pa tayo nagsisimulang gumagana yan, wala tayong babayaran. Unang-una, laki na natipid natin. Doon pa lang, natipid na natin.
Tapos pag nag-start na tayo, unang buwan, hindi pa tayo nagbibigay. Kasi, paiikutin natin eh. Pero usually naman, pag ganun siguro, pag nag-expand na kami, makakapagbigay namin na kasi meron na kami nag-expand na kami. Yung sumunod naman sa akin yun eh, gusto mag-explore eh, barko eh. Ay, kung parang ba? Barko ka pa? Eh, gusto daw mo. Alam mo naman, pag hindi mo mapipigil, parang hindi mo mag-gets na, bakit? Ito na, natapos yung business ad. Oh. Yung sumunod sa akin, eh ayaw naman mag-ano, gusto mag-barko. Gusto mag-barko. Eh, sige. Sabi ni Papa, sige, maranasan mo muna yun. Okay. Babalik na. Eh, parang ikaw nga din eh. Ako din, di ba? Parang sabi niya, hindi, gusto ko rin, kasi kung hindi naman ako nag-abroad, hindi naman ako matututo mag-isa. Parang hindi ko mabibuild yung sarili ko. Kasi doon magiging independent ka eh. Parang sa'yo lahat. Laba, luto, pag-budget ng pera, lahat ng ano, tapos yung work doon, bawal kang malit. So yung punctuality, doon din namin ano. Yung discipline oo, eh. Oo, yung no? Discipline. Hindi ko siya makukuha dito kung, correct. Kung nakasandal lang ako sa parents ko. Baka lumaki yung batugan. Ganun din inisip ko eh. Kasi, baka, kasi kung ganito yung cycle ko, parang kakain kami, naka-prepare na, may nagpe-prepare, may nag-ano. Eh, anong magiging, ano, hindi ako matututo sa buhay. So sabi ko sa kanila, mag-explore. Sabi niya, eh, nurse ka naman na eh. Dito, nurse ka dito, dati kasi nung time ko, nurses, sobrang baba talaga. Imagine mo, 1 month ko, 6,000. Sabi ko, panggala ko lang eh. Nag-ano ako ng company nurse. Pero nag-apply din ako sa mga hospital kasi kaya lang, volunteer. Kumbaga kami ganun pa yung na. Magpe-pay. Kunyari, magbabayad pa kami ng 9,000. Ang hirap nun. Kami pa yung nagbayad. For 2 years na tayo yun eh. Oo, ganun. Tapos kami na yung magbabayad. Tapos RN ka. Oo, tapos service pa namin. Tapos hindi pa kami bibigyan ng allowance. Parang lugi naman yun. Parang hindi naman worth it sa amin na gumastos ka ng million para mag-aral. Tapos kami pa rin pala yung magbabayad para makakuha lang kami ng experience. So, sabi ko, nakasandal pa rin ako sa parents ko, hindi pwedeng gano'n na hinihingi ko pa rin sa kanila eh. Although, hindi mo pang pamasahe, baon, tsaka yung ano, pambayad sa ospital. Sa kanila pa rin manggagaling kasi wala naman binibigay sa kanya ospital. So sabi ko, nag-decide ako, hanap ako ng isang ano, may nag-tap, sakto yung nag-ano sila, nag-opening ng ano, ng nurse. Yun naman, 6,000. Sabi ko, sige, pwede na yan. Magsimula tayo sa ganyan. Simula tayo sa... Pero grabe ang baba ng tingin sa amin noon, mga regulars nila doon, ang baba ng tingin sa amin. So ang ginawa ko, para naman hindi ako... Hindi nila alam na mayaman ko. Ang ginawa ko, ganito na lang ginawa ko. Para at least hindi naman ako medyo... Kasi ang so grabe talaga, kumbaga kung ano-anuhin ka nila. Kasi mga regulars doon, siyempre sumasahod na matataas, 16 pataas. Tapos kami, alam nila na 6,000 lang. Ay, ba't papatol to sa 6,000 lang? Kaya feeling sabi, niya. No? Kaya ang baba talaga kung grabe kang... Misa, nagmumura pa sila eh. Eh, siyempre, relax lang ako. Eh, nabibigay naman ako ng servisyo sa inyo eh. Nabibigay ko naman yung service ko sa inyo. Ang ginawa ko ganito. Sa loob ng isang linggo, everyday, iba-ibang sasakyan. Dinadala. Nagdala ako ng mga service ko. Nagulat sila. Oo. May bago sasakyan kanina yan. Kay nurse yan. Tapos kinabukasan, ibang sakit. Tapos hanggang sa nakita ko, ay, ito pala talaga ang tingin nila. Nagbago tingin nila. Big time ka pala. Pinakain ko pa sa resort. Sabi ko, doon tayo sa resort. Niyaya ko pa sila. Tara, kain tayo sa resort. Dula sila. Meron palang resort. Nagbago lahat. Kaya sabi ko, grabe pala yung ano dito. Mayaman pala ito kayo sa amin. Paano pala kung regular na nurse lang yung ano, nung kawawa pala talaga sa kanila. Kaya sabi ko, hindi ako tatagal dito. Sabi ko, yung iba yung tao nung dito. Hindi katulad yung, eh, kung pare-pares na tayong tatrabaho, tratuhin mo rin ng tama. Kasi dati noon, ang hihingilan ng gamot, gaganong pa sa lamesa ko eh. Parang, siyempre nagsusulat ako, nag-inventory. Gusto nila, ura-ura, gaganon. Eh, siyempre, may papapirmahin pa ako sa kanila. Well, yung simpleng dabog na medyo pasigaw, malalaki yung boss. Pero nung mga bandang yun, nalaman na nila na gano'n. Siyempre, kumalat, parang chismis yun. Oo, kumalat parang yun. Ano, ang susweet eh, no? Nurse pa, may gamot ka pa ba dyan? Ganun na yun. Parang nababago na yung, parang iba na yung ano nyo.
Parang iba na yung boses niya, parang gano'n. Pati yung HR, iba na yung... Iba na rin. Iba na. Kasi inuutusan pa ako niya, hindi ko na trabaho yun eh. Ako pinapagawa ng payroll. Oh. Sabi ko, pag nagkamali ako dyan, ang sisisihin dyan, hindi ikaw. Kasi ako yung sasabihin mo lang, inuutos mo sa akin. Tsaka payroll yan. Sabi ko, hindi ko hahawakan yan. Eh sabi daw kasi, eh dating nurse kasi dito, ginagawa yung payroll. Sabi ko, hindi, pag payroll, hindi. Kaya yun, sabi ko ganun. Iba ipagawa mo sa akin, wag payroll. Sabi ko, eh siguro nag-ano. Tapos minsan, eh yung nalaman niya na gano'n, hindi na doon. Nagbago pa rin ang paningin. Iba pala. Ilang years ka dun sa Macau? Sa Macau, 7 years ako seven. Sa Macau. Ano naman ang experience mo doon? Ang experience ko doon, siyempre bartender. Una, hindi ako marunong language barrier. Eh. Wala akong alam sa Chinese. Ang una kong natutunan doon, puro numbers. Yat, isam, 1, 2, 3, 4. Ganun. Hindi ko pa alam yung mga ibang language nila. Doon na lang ako natuto. So yung mga unang week ko doon, alam ko lang, numbers, saka yes, haya, haya, ganon. Hindi yung mga achieve doon, parang ganon. Minumura na pala ako. Tapos parang sabi, pero nakangiti pa rin ako. Minumura na pala ako nila ng parang yung mura natin sa atin. Tapos natataw sila kasi nakangiti ako. Tapos sabi ko lang, haya, haya. Kaya sabi ko, yes, yes. Parang sila naman, tuwan-tuwa sa akin kasi minumura na nila ako. Yes pa rin ako ng yes, tapos ginagawa ko pa rin yung order sila. Eh, hindi pa ako marunong nun eh. Sabi ko, hintayin niyo matuto ako. Nung natuto naman ako, yan. Naughty boy na daw ako. Pag siyempre, matututunan mo din yung mga sinasabi nila eh. And, nung natuto na ako, iba na rin sila makipag-uusap sa akin. Nakikipagbiruan na sila. Makukuha mo rin yung loob ng mga achidon. Yung achidon yung parang mga auntie. Kasi mga titas. Mga titas ng mga taga-China. Eh, matataray. Eh, kasi siyempre, alam nila, bago ka, wala kang alam. So pag in-orderan ka nila, hindi mo pa alam yung gagawin mo. Siyempre, ako, alam ko naman. Siyempre, unang linggo, medyo nangangapa ka pa, medyo mabagal. Kaya mumura-murahin ka pa nila. Ang bagal naman ng order ko, parang gano'n. Pero ako naman, yes lang ako. Eh, kasi wala ka din, wala akong idea sa sinasabi nila. Unang-una, yun yung maganda na hindi ko alam yung sinasabi nila. Kasi hindi ako makapektuhan eh. Kahit murahin nila ako, hindi ako naapektuhan. Basta ako, magtatrabaho ako. Hintayin nyo lang ako matuto. Ngayon naman, sila yung tinuturuan ko ng Tagalog. Sabi, ano yung maganda sa Tagalog daw? Kaya sabi yung sa China, sabi ko, PI. Tapos sasabihan nila yung... Doon ako tawad-tawa eh. Kasi akala ko kasi ano eh, kaya pala nag-iba na rin. Tinuro ko kasi dyan, maganda, PI, sabi. Ako nakala nyo, kayo lang ang ano, babawi ako, sabi ko na kanila. Na-enjoy mo yung work mo doon? Na-enjoy ko naman. 7 years? Ano, bali 2 years akong bartender, 2 years akong server, tapos almost 3 years ako assistant nurse. Naging stepping stone, ginawa ko lang siyang stepping stone talaga. Nag-nurse ako doon. Assistant nurse, home for the aged naman. Sa mga matatanda. So kaya natuto ko talaga na mag-Cantonese, mag-fluent ng Cantonese. Kasi hindi marunong mag-English yung mga matatanda. Eh. Oh. Talagang Cantonese mo lang sila kakausapin. 2 years, na-enjoy ko siya. Tapos syempre, sabi nung management, pag dyan ka lang sa posisyon na yan, wala nang tataas. Yun na yun. So apply akong bago. Nag-server naman ako. From Wynn Macau to Venetian. Napunta ako ng Venetian. Doon ako nag-service. Parang yung waiter. Saan kayo nagkakilala ni Chef? Sa church. Sa Victory. Kasi worship. Kumakanta may Victory si doon sa Macau. May Victory, oh. Every nation siya kung tawagin sa atin sa Macau. Si Chef, kumakanta yan doon. Nagkakilala kami sa worship team. Kasi kumakanta si Chef. Ako, nagbe-base ako eh. So part kami nung church, kami pag-service, kami yung nasa harap, nagbe-base ako, siya yung kumakanta. Kasi small pa lang yun noon eh, nag-start kami, parang ilan lang. Pero ngayon, sobrang laki na ng every nation sa Macau eh. Eh, 3 ang service doon. 2 sa morning, 1 sa gabi. So from galing kami sa work, dire-diretso kami sa work. Kunyari, overnight, kami yung tutugtog sa morning. Tapos pagkulang pa yung evening bago pumasok, tutugtog muna kami sa evening bago pumasok. So ganun doon kami nagkakilala na siya.
parang sabi ko, mabait naman pala si Chef. Ah, baka sa iniisip niya, mabait din naman pala. Ay, tumutugtog yung Chef. Doon kami nagkakilala talaga. Hanggang sa nagka, dahil isa kaming team, worship team, parang nagkaroon kami ng bonding doon na, na ganun. Pero alam nila, ang alam ko, seryoso din naman talaga yung Chef. Si wife mo, saan mo nakilala? Sa kaklasiko siya. Ah, dito. Nurse din siya. Nurse din siya. Klasiko siya sa WCC. Paras kaming nursing. Paras din kami, sabay kami nag-board, sabay kami nag-ano. So, since college pa. Nag-ano, umalis din siya? Sumama rin siya sa Macau? Sumama rin sa Macau. Siya naman, napunta siya sa Hard Rock Cafe. Nag-server siya doon for ilang years din. Mas matagal siya sa akin doon. Mabot yata siya ng 10. Nauna lang ako umuwi eh. Kasi gusto ko naman mag-explore ng iba. Gusto ko kasi, sabi ko, tumatanda tayo, hindi pwedeng OFW lang. So, tapos, ilang years ka na naka-uwi? Ako, since 2018. 2018? 19. 5 years? 5 years. Tama, ay, magpa-5 years na ngayon kasi magka-2023. How it's look like yung... Kasi may kaya naman kayo eh. Yung tapos mag-work ka ng... ganong work sa abroad? Abroad. Ano, ang sa akin kasi, parang gusto ko, yun nga, yung sinasabi sa service eh, act of service. Parang gusto ko mag-serve naman sa ibang tao. Kasi na, dun na, napi-please ako. Parang ganun. When I'm serving, for example dito, kunyari may mga guests na hindi naman nila alam na, hindi owner. Ko rin sila sabi na ako yung owner. So parang ang tingin nila sa guests or the crew. Okay lang sa akin. Kasi yung satisfaction ko na nakukuha, sila din nakakapagbigay. Kasi pag nakikita ko yung service namin maganda, nakikita namin na masaya yung mga guests, natutuwa din ako. Ayoko naman ng boss na typical na boss na utos. Mas gusto ko yung gumagalaw ako eh, kasi mas nai-enjoy ko siya. Siguro pag medyo nagka-edad-edad na, yan, tsaka na lang ako magalang. Pero hanggat kaya ko pa, mas gusto ko kasi nakikiblend lang ako sa mga. Tsaka gusto ko kasi comfortable lahat sila sa amin. Para mas maganda yung working environment namin pag lahat sila comfortable. Although lahat may nagkakamali din, syempre, doon natin i-correct. Syempre, pag nakita kong gano'n, na-i-correct naman. Kasi nagkakamali din ako. Pero yun, nakokorek. Nahiya lang silang i-correct ako. Yun ang difference. Yun difference. May license ka magkamali. Alam ko yung feeling na kapag sa harap ka ng guest, papahiya mo. Hindi naman tayo gano'n. Tsaka hindi ako pinalaki din na gano'n. Mas gusto ko ng in-tribe eh. Or group tayo. Wala akong tutukuyin. Pero ito yung tutukuyin ko. Ma-address naman yung problem. So anong biggest lesson mo na nakuha doon sa pagiging OFW? Ano yung biggest lesson? Yung pagiging independent? Hindi ka saka yung ano, naging ano, madasalin eh. Sobrang naging madasalin kami noon. Kasi syempre iba yung struggle pagka nasa ibang country ka. Talaga. Unang-una yung pwede ka ma-depress eh. Kasi nung time nung ako lang, nandun, malungkot talaga. Kasi parang hindi ito yung nakasanayan mo. Usually, parang dalawang month nga yan, dalawang buwan na umiiyak. Kasi ko, ang lungkot. So, ang ginawa ko, para hindi ako malungkot. Ni-invite ko yung mga friends ko na dinala ko sila doon. Pero yun, nakatulong din ako sa kanila, sa mga friends ko na nandun. Pero yung lesson talaga na tutunan ko yun, naging independent ako, natuto ako sa buhay, lalo sa mga decision making. Kasi pag nandun ka, ikaw lang. Ikaw lahat. Hindi mo na kailangan tanongin yung parents mo na, pa, ano ba yung, paano ba to? Lahat ng decision, sa'yo na lahat. Kung ano yung mangyari, consequence na yun, ikaw na yun. So, hindi ko siya matututunan pagka nandito. So, ang iba pa, natutunan ko doon, yung nakipag-friends ka sa mga... Parang lumawak yung ano ko eh, ang tawag doon, communication. Hindi communication skills, interpersonal. Parang self-confidence mo na kumausap sa mga ibang lingwahe. Tapos, madami pa ako natutunan na culture. Kasi, kasama mo Vietnamese, Malay, Thailand, yung mga Macanese doon, mainlander, iba-iba silang culture. So,
So yung language din nila, tsaka yung ano nila, tinuturuan din nila ako paano daw yung mga ganito sa mga ganun Japanese. Din. Oh, tinuturuan ko din sila. Pero iba, normal na turo na to, hindi na yung yung turo na ano na, yung kung ano yung, siyempre pag tinuruan ka niya ng maayos, ibabalik mo naman sa kanya yung maayos din na culture ng mga Pilipino. Uh-huh. Eh di ba sa atin sa Pilipino, pag mga friends, beso-beso, mga ganun, uh-huh. Di daw sa kanila ganun. Sabi, hindi binibigay lang yan sa mga ano, sa aasawain mo. Hindi sa amin sa Philippines, beso-beso. So parang na-feel nila yung warm ng mga Pilipino na sobrang friendly. Friendly pala talaga na. Tayo talaga pinaka-friendly. Talaga? Hmm. Sa Philippine Southeast Chinese, Asia? Hindi sa kanila yung uso yung mga ganun-ganun. Sa atin yung mga, sa kanila yung uso. Sure, natutunan ko rin yung mga ibang language. Sawadika! Thailand. Thailand, ah. Sudamakan, Malaysian. Dami din ito. So, pagbalik mo, ano nang ginawa mo rito? Pagbalik ko, yun, ako nagtuloy nung bakery. Nung bakery? Ako muna nag-handle nun bakery. Kasi gusto ko matuto mag-handle mag-isa ng negosyo. Business. Hinayaan naman nila ako. Hiningi mo rin, parang, oh, akin na to. Hindi naman, hindi ko naman. Hindi naman, baka sabihin niya, naman. Hindi, sabi ko lang, family business. Parang okay, gano'n. Okay. Since wala naman ako, umuwi ako dito, wala akong work eh. So, ako nag-handle nung bakery. So, habang nagagamay ko na siya, lahat ng bibilin, bago na naman sa akin, di ba? Parang, lahat ng ingredients, inaral ko, nag-test na pa ako. Parang gano'n. Bread and pastry. Test ako para lang hindi sabihin ng mga baker ko na bakit mo kami naman doon eh wala ka naman alam sa ayokong ganunin ako kaya ang ginawa ko nag-test ako habang hinahandle yung ano so at least kahit paano may alam ako sa pagbe-bake may alam ako sa pagtitimpla may alam ako sa lahat ng ingredients na ginagamit nyo kung sobra na ba kayo o ganun ayun at least alam nila na nag-test ako may knowledge ako hindi nila ako pwedeng nung umuwi ka lang abroad tapos mamanda mo kami ganyan may mga ganun tatagal-tagal na namin dito may mga ganung ano eh lalo na yung mga master baker syempre may mga edad na yan may mga sensitive hindi yan mamanduhan talaga eh dahil alam nila na this kahit paano napapaano lang happy birthday to you happy birthday. Ito pa, madami pa. Madami. Sabi, sobrang dami pa. Konti na nga lang binigay sa atin eh. Happy birthday. Ah, may cake siya. Happy birthday. Pastor, happy, happy. Pero minsan may mga guests kami, sir, na ang gagaling kumanta. Talaga. Parang talagang pagka nag-video ako sila, parang in-entertain na nila lahat ng guests dito. Tapos na, ano sila, kasi ang mura ng benta namin ng smoke. 160 grams is 239 lang. Sa iba, hindi sila makakabili ng 239 ng smoke. Dito, 160 grams na. Tapos sharing na siya. Kunyari, yung ibang guests namin marurunong na, order ng isa, dalawang kanin. Walang 300 ang kinain yung dalawa. O, di ba? Kaya sabi nung iba, mahal. Sabi namin, paano naging mahal? Eh, minsan less than 300, makakakain ka niyo. Dalawa na kayo, no? Busog pa kayo. Natikman niyo pa yung smoke. Hindi naman siya ino-offer kung saan lang restaurant, eh. Parang limited lang yung restaurant na may smoke. Kasi ayaw nila, kasi matrabaho. Matrabaho yung smoke. Susunod, pag nagkaroon na ng smoke beef, dami nag-aabang nun, eh. Smoke beef. Kasi minsan may mga marami na kaming binago diyan katulad nung sa spicy garlic. Na spare ribs siya dati. Kaya lang wala na kaming makunan na magandang spare ribs. Ginawa namin pork cutlets na lang. Kasi nag-iiba yung quality na pag tinigman din namin. Iba din. Sabi niya, ibahin natin. Kaya yung face namin ngayon, tapos nag-a-adjust pa. Hanggang sa mapaganda pa niya yung quality. Basta mga may mag-comment dyan na isa, kinabukasan, iba yan. Bago. Lalo na sa baw. Mayari, may
Nagano siya, pagtigim niya, hindi tapon lahat yan. Huh? Hindi niya isa-serve. Ayaw niya mabaya yung pangalan niya. Yan lang ang ano sa kanya, maganda rin sa kanya. Kasi ayaw niya may ano yung mag-suffer yung resto dahil sa mali niya. Marami ka na natutunan sa business? Nasa process pa din ako ng learnings. Na marami, na alam ko na marami pa akong matututunan. Since nag-start pa lang ako sa ganitong negosyo. Pero nasa linya pa rin naman food naman eh. Galing ako sa tinapay eh. Food yun, di ba? Kaya lang kasi sa tinapay, sa food, madali lang eh. Para magsak mo dyan, bayad. Magsak mo dyan. Hindi na eh, walang service, walang ano. Basta huwag lang magbago yung quality ng tinapay. Eh, dito, malawak. Malawak ang resto pala. Ang dami niyang iisipin. From drinks, to service sa food. Pati details ng ano. Maintenance eh. Saka yung paano yung ima-market. Buti nga tulong-tulong kami nagma-market eh. Una, minarket ko sa mga friends ko lang. Pero lahat naman sila, supportive. Pagka medyo bumaba na yung kinain nyo, rame naman. Rame naman. Kasi hindi lang siya pang putyo-putyong rame. Sinuserve niya. Imagine mo sa halagang 200 plus ang isa. Kasi 490. Pakakain ka na ng quality na rame. Talagang ano, marunong si chef paano niya ibaba yung costing niya. Marunong siya. Kasi gusto nyo rin namin maging affordable para lahat nung ano nang makuha mo eh. Middle class, from ano, makuha mo siya. Hindi lang yung taas yung makuha mo. Middle class pababa, makuha din namin. Kasi minsan may kumakain din talaga dito, naka-tricycle lang, gano'n. Oo. Kaya natutuwa kami kasi ibig sabihin na-afford eh. Na-afford nila. Yung iba naman ay intimidate pumunta. Kasi nakikita nila yung mga nakaparado sa sasakyan nga naman. So, iniisip nila agad, mindset, mahal dyan. Parang social dyan, kung tayo dyan. Pero nagugulat kami, pinapasukan talaga kami ng mga family na i-trike, family sila. Una, umorder lang. Parang isang dish, isang honey glaze, isang smoke, kanin. So, kumakain na, bitin namin. I-order na naman. Parang hanggang sa nakadami rin sila, nagulat kami. Galing ha. Tutuwa kami pag gano'n. Lalo yung mga first time na kumakain dito. Ang ginagawa ng order pa isa-isa, pinatinitikman. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Nagiging repeat customer namin. Magugulat kami kasama yung friends, kasama yung family, kasama yung iba-ibang ano. Sabi niya, dapat may libre na kami. Ako, sir. May libre pang tubig. May siyempre, cost din niya. Natutuwa din kami. Hindi pa kami makapagbigay ng ganung complimentary eh. Para ano eh. Pero pagkaya, iced tea. Juices. Kaya rin siya. Kasi yung iced tea natin, hindi yan, ano, hindi yan normal na iced tea. May kasamang brew. Binubrew natin yung tea. Para healthy. Since ang kinakain natin eh, yung iba yung may mamantika. Kasama siyang pag iced tea. Ang isipin kasi nila, normal na iced tea lang yun, tinitimpla. Sa atin, yung salo iced tea natin, nakabulk. Pinagalo mo yung China, tsaka yung natin sa Pilipinas. Pero konting sugar lang na ilalagyan natin. Pero healthy yung iinumin mo, brew tea. Yung mga lemon tea, yan. Yeah. Kasama siyang brew. Para pang-neutralize ng mga kinain. Pag weekend, super lakas. Pag weekend. Pag pumasok ang Friday. Pero ngayon December, wala kaming day na ano. Parang weekends lahat ng lahat. Day. Ewan ko dahil siguro December. Pero before, nung 1 month pa lang kami, ang Monday to Thursday yan. Medyo ano pa eh. Kasi hindi pa siya nakilala yung mga. Pero pag pumalo talaga ng Friday, Saturday, Sunday, yan. Yung iba kasi galing church. Iba family, magkakasama na. Oo. Kasi gusto namin i-cater family. Kaya nasabi ba ni Chef bakit naging Salo yung pangalan? Kasi gusto namin Salo-Salo. Mas magandang i-cater yung family. Oo. Kaysa yung mga kabataan na. Kumusayin natin ulit si Chef? Oo. Oh. Meron akong grab. Bilo-bilo. Okay. Grab sa Foodpanda. Paano ang commission ng Grab sa ganun? Kasi ang dami nagsasabi sa amin, mag-register din kami sa Grab. I think, kaso, Sophia, pag Grab food, gano'ng kalaking kinukuha ni Grab?
15? Parang ganun, no? 15. Yun yung sinasabi ko sa mga guests ko eh. Sabi ko, ma'am, dahil nga mababa na yung profit margin. So, hindi, talagang... Iba yung price mo dito sa resto. Iba ang price mo sa ground. Paano yun, sir? Ikaw magsaset? Or ikaw sila magsaset. Ah, ikaw okay. Ikaw magsaset. So, kasi ang baba ng presyo mo, less 15, di natalo ka. Kaya nga eh. Kaya ang tao, aware sila na pag grab, mas mahal kaysa doon sa resto. Okay. So, aware ang buyer doon. Okay. Na they're paying more than additional 15%. Parang ganun. Okay. 15 to 20% additional. Ah, yun pala, hindi pag ko delivery. Kasi kala ko mag-set yung price mo sa restaurant. Yun na rin yung price mo sa Grab. It's up to you. Pero normally, lahat ng restaurants higher pag delivery. Kasi nga, i-add nila yung 15% ni Grab. So, pwede ko palang gawin yung price ko dito plus 15%. Tapos yun ang ilalagay kong price na sa Grab. Sa Grab. Okay. Yung iba naman, neresto, yung mga kasi yun ang nung una ganun eh, na price ko dito, o sige yun ilalagay ko sa Grab. Then later na na-realize, ang laki pala ng 15%. Diba, nasasaktan sila. So, ang ginawa naman ng iba, o sige, pick up ka na lang. Ikaw pipick up, less parang ano lang, less, mas mababa ka sa Grab ng 10%. Parang ganun ginawa ng iba. Parang okay. In-encourage naman nila ulit na, sige, ikaw na lang pumick up para ito lang yung presyo. Kasi yung mga delivery namin dito, tinaas namin sila na mag-book sila nila mo. So, yun, marami naman din okay dun sa ganun. Pero ang dami rin nag-aas na, ba't wala kayo sa Grab, sa Foodpanda? Mag-ano ka? Sila. Basta ano? Pag-aralan ko nga. Oo. Eh, sayang din yung market eh. Ang dami kasi nag-aas eh. Kasi syempre, ang dali nga naman mag-order sa Grab. Pinitin mo lang, taas yun na yun. Ako naman, yung bilo-bilo ko, since, ano siya, ang kalaban ko is 250 pesos per liter. Yung ang presyo nila sa Grab, sa Foodpanda. 250, minus mo kay Grab Foodpanda, then yun yung, ano niya, ginawa ko, 200 ako. 50 pesos lower ako doon sa competitor ko. Tapos, yung 200 ko, kahit kunin pa ni Grab yun, saka ni Foodpanda yung 15%, ang laki pa rin nakita ko kasi nanggagaling lahat sa farm. Ah, okay. Grabe, galing. Kaya kaya kong or limawa, kahit hindi sa farm namin, pumunta lang ako ng tanay, may nakita ko nagtitinda ng gabi, ng ube, ganyan. Eh, mura-mura lang nun, kaysa bibili mo sa Balintawa. Kumusta na pala, sir, yung online pala yung inyo? Meron pa rin. Hindi na ganun ka. Hindi nyo na masyado na focus. Hindi, nakatutok si Cathy. Nakatutok siya doon. Pero ibig sabihin, the market, hindi siya kasing laki nung sagsagan ng pandemic. Pero enough siya na mapasweldo ko yung isang tao ko at libre ang pagkain namin daily. Hindi kami namamalengke. Oh, nice. Kasi mga stocks namin. Parang yung vegetables, 3 days na yan, di pa nagmo-move. Pasok na sa loob ng bahay, pang ano na yan, pang kain na. Wala kami binibili na food. Grabe, nagulat ako sa dumating kasi yung delivery ko ng mga gulay. Ibigay sa akin na resibo. Mahal. Nagulat ako sa sibuyas, 550 per kilo. Grabe, sabi. Grabe to. Sabi ko mas mahal pa sa hipon. Yung struggle ko ngayon. Kaya yung kaninang nag-deliver sa akin ng frozen, sabi ko, te, try mo na mga kasi matagal ko ng kaanay nag-deliver sa akin ng mga meats ko. Sabi niya, sir, gusto mo, daan ako ng Balintawak. Try ko ako makakita ko. Sabi ko, sige nga, te. Nagunta niya doon, meron siya nakuha, 370. Sabi ko, kuhanin mo na yan. Sabi niya, wala na sir, 5 kilo na lang. Sige, pwede na yan. Well, anyway, pwede mo naman stock eh. Pero soon, bababa na yan. Yun nga, sir. Kasi may harvest na. Kaya nga, ang sabi ko, ang hirap pag nag-stock ka ngayon sa Bibina mo. Anong date na? Hindi pa naman, mga ano pa yan, mga second week, third week ng January. Doon pa lang mag-start bababa.
By the time, naubos mo na yung stocks. Yeah, kaya nga. Pero normal talaga yun, sir, sa pag-December talaga? Hindi. Pero ngayon, parang sobrang hindi. Taas. Hindi, ang nangyari, okay, ang nangyari, ang onion kasi, ang harvest talaga niyan, may nag-harvest ng November, December, January, Feb, late na yung March. Mm. Yung buong Pilipinas na yan, iba-ibang probinsya. Mm. Yung unang probinsya na nag-start yan, November, nag-harvest na, ganyan. Ang problema ngayon, late na tapos ang ulan. Okay. Hanggat may ulan, hindi sila pwedeng magtanim. Okay. Kasi yung buto, pag once na sumibol yan, sobrang sensitive sa ulan yan. Mm. Pag naulanan yan, nalulusaw. Eh pag nalusaw yon, di ba? Tanim na naman sa low ulit. Ang magkano yung seeds, napakamahal. So yung farmer, late ngayon nagtanim. So ngayon, normally, Pangasinan yung unang-unang nag-harvest. Mga December, January, yan, mag-harvest na sila. Ito yan. Pag may nag-harvest na yan, asahan mo, babagsak na ang presyo ng sibuyas. In just 2 weeks na may nag-harvest, babagsak na yan ang presyo doon sa market. Normally, ganun yung nangyayari. Pag bubagsak na yung presyo sa market, yung mga may pera, hindi na yan magbebenta. Ilalagay nila sa storage. Kasi ang onion, pwede mong storage for 10 months. 8 to 10 months, pwede mo siyang storage. Refrigeration yun. So, enough lang siya na hindi siya mabulok, enough na hindi siya tutubo. Yun yung ano. So, andun siya. Di ganun ginagawa ng mga mayayaman. Bibili nila yung mga harvest ng small farmers. So, sila yung mag-hoard talaga? It's not hoarding. Not hoarding per se. It's just a matter of storage para meron siyang supply for the next 10 months. Ah, okay, okay. Yun yung idea. Okay. Yun yung idea dapat. Mm-hmm. Okay, but may mga mas entrepreneurial na hoarding. Uh-huh. Okay, so yung line between the storage and hoarding medyo. Ang nangyari ngayon, di ganito yan. Yung mga nag-storage, kinakabahan din yan lagi yan. Kinakabahan sila lagi kung may darating na imported. Kasi ang imported, cheaper, ang production cost, cheaper pa rin siya landed sa Manila compared to locally produced na in storage. Sobrang mahal ng cost ng locally produced na storage compared doon sa imported na landed sa Manila. Okay. So pag dumating yung imported sa Manila, na smuggled. Mm-hmm. Smuggled? Madami. Meron ding legal. Siyempre, affected tong local businesses, di ba? Babagsak yun. Malulugi sila. Okay. Para ganun ang mangyayari. So, control din yung pag-store. Kino-control din nila yung alam nila na kaya na lang i-dispose ng maganda na mayroong imported na legal at illegal. E nagigpit ang gobyerno. About sa imported na? About importation, di ba? Kung saan yung sumagad, walang makapasok. Kulang yung supply. So, hindi talaga shoot nila, up ang presyo. Hindi talaga nila pwedeng i-ban yung ano yung imported ng mga sibuyas. Well, hindi ready. Pero yun, sir, kaya katatanungin, kasha naman yung locally produced na sibuyas? Or hindi talaga? Parang kulang. Kasi ito lang yung naka-store eh. Okay. Ito lang yung naka-store. Eh walang dumating na imported. Ubos. So hindi talaga ready? Parang it's ganun. Just a matter of hindi ready. Kasi yung, syempre negosyo rin yan eh. Ba't kung mag-stock na napakadami, mamaya bumagsak yung presyo. Yun yung nangyari dun sa onion. O ngayon, mga tao ngayon, tanim na naman sila ng madami kasi ano. Tapos sabay babagsak. Babagsak. Malulugi na naman ng farmer. Okay. So ang hirap pala kung saan ka lalagay. Mahirap. Hindi ganun kadali. Kahit yung nag-hoard,
may risk siya eh. May risk siya eh. Diba? Kaya lagi yung napapanood sa inyo, sir, yung mga nagbenta na merong tinatawag na jackpot. Oo. Laging ganun. Laging jackpot. Eh. Kasi pagka, kunyari, parang yung may napanood ako sa inyo na parang kumita siya ng 1 million sa yung sile. Oo, yung sile, yung sile, yung sile, yung sile. Oo, nagkataon na sobrang mahal ng sile nung binenta niya. Mahirap umasa kung ang business model mo is jackpot. Oh, yeah. Hindi sustainable. Kung kagaya natin mga negosyante, yung mga farmer, wala naman silang choice. Yun lang alam nila, jackpot. Pero siguro ang way para maayos yung gano'n. Madugo, it's a political will. It's really a political will. Mm-hmm. Ayusin nila talaga. Ganyan yan nangyayari. Ganyan yan sa rice, ganyan yan sa corn, ganyan sa coconut, sugar cane. Yan, ngayon on yun. Mm-hmm. Pili ka lang. Minsan naman sili, 1,000, 1 kilo. Actually, mahal na sili rin ngayon, 600 ang kilo. Ngayon, 600. Because yung kilo. Ganun yan eh. Kasi ang problem talaga, walang data ang gobyerno. Ilan ang nagtatanim? Gaano kalaki ang tinanim? Yung ganun. Ilan yung expected na harvest? Walang nakakaalam. Even bagsakan, every minute, nagbabago ang prices, depende alin ang dumarating. Ganon sa Baguio, sa La Trinidad. Ganyan sa Balintawak. Ganon. Ang tanong nga ko ng sibuyas sa Baguio, mas mura daw doon, parang 380 yata. Pero syempre, nasa Baguio yun. Oh, bababa mo. Kaya nga. Kaya nga sabi ko kung mayroong bababa ng Baguio, magpapasabay ako. Pero may nakuha naman kanina sa Balintawak. Nakakuha naman ng 370. Sabi ko, kaya okay na yun. Siguro enough na yun hanggang matapos yung taon. Nasa January na lang ulit ang problema. Sabihin nila, ha, swerte yung mga onion farmer. Ang taas ng onion ngayon. Hindi. Kasi wala silang tanim. Kasi nga season lang. Once a year lang ang planting ng onion. Nung March, nabenta na nila lahat yan. Sa mga traders, sa mga storage, nabenta na lahat yun. Saan kumita ngayon yung mga trader, yung mga storage? Sila ang jumakpat. Ang farmer, nahirap pa rin. Hindi nakatingin sa mga gandang presyo. Sabagay. Oo nga, no? Pero yung storage na ganun, sa body, ano yun? Parang chiller or... Isang malaking ano, malaking bodega na refrigeration. Ah, okay. Gumagastos din sila ng malaki doon. Oo. Parang cost nila is something like 2 pesos per month per kilo. Yun ang cost nila. Ang cost nila. So, kung 8 months 'yon plus 16 pesos. Tingnan mo ang kinita nila. Nabili na lang nila yan ng 30 pesos sa farmer. Plus 16. Di 48. Pagpalagay mo ng 50 pesos. Pagpalagay mo ng 60, kasi yung kung ano yung pinasok niya, hindi naman yung lahat may lalabas niya. Kasi may mga masisira talaga doon. So kung 100 kilos, 90 kilos na lang ilalabas mo. Parang ganyan. Pagpalagay mo lahat, 60 pesos ang cost niya. Magkano ngayon ang onion? Magkano ngayon sinabi mo? 550. 50 pesos lang puhunan niya. Times 10. Times 10 yung kita niya. Well, yung 550, retailer yon. So, kukunin niya ng wholesale. So, pagpalagay mo ng less, kumita na si lahat ng trader. Pinaghati-hatian na nila yung 100 pesos, halimbawa. So, binili nila dun sa storage ng 450, makarating sa'yo 550. Pero tatlong trader yon nandun. Pinagdaanan. Pag-hati-hatian nila yun. Pero ganun lang sa'yo nila kinukuha yung price ng onion? Nasa 30 pesos? Kasi season. Lahat ng farmer may tanim. Ganun kababa? Parang hindi naman ako nakabili ng sibuyas na ganun kababa yung presyo. Kasi nga, hindi.
Meron talang tinatawag na fresh market, yung newly harvest. Pumunta ka sa mga probinsya, yung mga nagtitinda sa mga kalsa-kalsada, mura yun. O kaya mga palengke, doon sa mga palengke ng mga nagtatanim ng onion, mura doon. Kasi yun yung fresh produce, yung fresh, yung bagong harvest. Yun yung time na dami at dami-daming sibuyas, kaya bagsak. Yung ganun nang nangyari. So yung nag-store, mura lang niya talaga mabibili yun eh. Kasi kung hindi ibibenta ni farmer, saan naman niya ibibenta yun? Punong-puno na sa palengke. Wala nang bibili sa palengke na nagtitinda kasi punong-puno na ng sibuyas doon. Option niya, ibenta niya talaga sa nag-storage. Wholesale yun. Kasi ang farmer, ang katiyara ng farmer, ang tagal ko na naghintay. Ayaw na nila yung tingi-tingi, gusto na lahat ng harvest ko, ibenta ko sa'yo. Ganun. Talagang ang kawawa pala yung mga farmer talaga. Oh, yan yung buy one take one, sir. Ito yung buy one take one. Yan talaga yan, yung serving talaga namin. Buy one take one yan. Yung ginagamit ko na pork dyan, yung smoked pork belly. Ito yung pork na nakalagay. Mga wives yung malis na rin. Ikaw na lang naiwan dito. Yung wife ko kanina na drain. Sabi ng tao. siya yung in charge mostly sa Facebook, sa admin, reservation, yung pag-handle ng mga cash, sa PNL. Siya talaga yung boss namin. Siya talaga. Maya magbibisi na yan. Ulit. Ano kasi dito eh, yung flow ng guest. Pag hindi siya maaga nag-start, 6 to 8, pag walang masyadong mumapasok, darating yan mga 8:39 hanggang 11. Minsan kaya may nag-i-stay pa hanggang 12. Kasi yung una naming opening, 5 to 1. Okay. So yung mga, at si gabi, hapon. So yung mga guests, parang nasanay na sila na hanggang 1. So syempre kami naman, hindi naman kami nagpapaalis ng guests. So ina-accommodate na lang namin. Pero sinasabihan naman namin na hanggang 1 na lang kami or hanggang 11 na lang kami. Kaya nag-extend kami kasi nandito pa kayo. Eh minsan pag galit sa mga 10:30 kasi yung last order, minsan around 10:45 may pumapasok pa. Hindi ko naman matanggihan kasi... Pasok pa siya eh. Oo. Hindi, I mean, actually sir, wala na siya. 10:45 na kasi yun. Ah, okay. So, 10:30 kasi yung last order. Okay. So, ina-accommodate ko pa rin kasi nga, dito sa area na to, walang masyadong kainan ng ganong ka-late. Sir, ah, ito. Grabe ah. Pakita mo ang mock. So, naka-ano rin siya, naka-wrap. Individually wrap din po yan. Tikman natin. Tapos may ice cream. Banana, ano na yan? Banana bites. Alamode. Caramel? No. Ang dahil pa nagkatanong sa akin yan, hindi ko siya sabi. Kung serving natin. Ay. Sugar mo. May ano siya eh. May ibang taste. Masarap eh. Nga po yan. Ako pag kinakain ko yan, minimelt ko lahat ng ice cream. So, parang mag-ano. Mas parang sasaw-saw mo lang. Na hindi 750. Pero yung panlalabang ngayon, 750 pesos. Sarap, no? Sekreto lang. Hindi ko sasabihin. Nice. There's nothing special. Just how you prepare it. Saka yung combination ng lasa niya. Hindi na.
Sige na. Kasi naging ano siya eh, parang naging lasa siyang premium because of that. Diba? Eh, ang daming ano, sir. Alam mo, mayroon kaming ano, mayroon kaming isang customer dito. Pag-uumunta siya, every time na pumunta siya, pagkakalapos siyang kumain, automatic yun, alam namin, meron yung banana rolls. Kaya sabi ko, oh, mag-ready na kayo ng banana rolls. Never siyang nag-miss, lagi siyang in-order niya. Minsan pumunta siya dito, banana rolls ang order niya. Ano? O, diba, sir, napansin nyo, kahit kayo nagkakaroon kayo ng struggle, kasi dumikit na. Uh-huh. And much more pa kung buo pa yan, kasi kakat nyo pa. Uh-huh. Diba? Kaya ngayon, much easier na siyang kainin kasi bite-size na siya. Mm-hmm. Saka bukod doon, mas marami na siyang tingnan. Although yun dati naman marami naman. 5 rolls naman ng banana rolls yun eh. Oo. Yung nakalagay before. Ayan sir, yun na yung... So ito yun. Pero na siyang picture. Yeah. Pero kasi sir, hindi pa yun yung final. Okay. Kumbaga print lang namin for para sa inyo. Kasi ano yan eh, nalagay namin sa Sintra board. Uh-huh. Yung malaki, uh-huh, na parang cardboard siya. Ngayon yung gagawin namin. Nandiyan na lahat ng food. Iba yung tsura niyo sa gabi. Mas buhay. Uh-huh. Ang ganda ng ano mo, ng pintuan mo. Ano po yan eh. Sila, yung father kasi ni Edu, mahilig sa mga halaman. So meron siyang mga antik-antik na mga kahoy-kahoy. So dinala po niya dito, tapos nilagay dyan. Nung una nga po, may mga lupa-lupa pa yan, nilinis ng namin eh. Sobrang tanda na po niya. Actually, pinapatanggal ko po yan eh. Sabi ko sa likod na lang para mas magandang tingnan yung wood, walang obstruction. Yung mga bakal, ginawa kasi nila parang clean up lang eh. So sana yung naka-bolt sa likod. Ito. Yan, para hindi nakita. Mas maganda kasi siyang tignan pag ano. Pag walang bakal. Tama, tama. Yung kabilang side na po yun, plan ko rin na kuwanin na. Oh. Actually, may nagraran dyan before. Parang mga bento boxes, Japanese food. Sabi ko, pwede bang kuwanin ko na lang? Mag-aanda lang kami sa rent. Oo. Kasi gusto kong pang-extend extend mo ng kusina. Kasi ang liit eh. Para makapaglagay ako ng oven. Ito, ang ganda nito. Ito ba yung sinasabi ni Edu kanina na halaman? Yan. Yan po, ano yan? Yung puno, etong puno na to, galing yan doon sa gitna, yung puno na malaki. Mabilis po yung lumaki. Nung dinala dito yan, hanggang dito lang yan eh. Ngayon, yung mga ugat, dumidikit na doon sa window. Mabilis lang siyang lumaki. Ayun po, meron pa yun. Siguro after 1 month, ang ganda na yan sa taas. Ganda? Ay, yan lang yung ano niya, oh. Lupa niya? Yan lang yung lupa. Dinidiligan lang yan every night. Kaya nga nung inas niya ako na meron siyang space. Tignan siya ako, bro, meron akong space. Baka tignan mo, baka gusto mong bayaan ako. Ano? Nakita ko yung lugar. Ang nasabi ko agad, ito na yun. Ito na yun. Kasi na nakita ko to, naka-ano pa to, naka-yero pa. To, nakasarap po yan. Hanggang dito yung ginagamit nila sa bakery. Naka-close to ng yero, may wall. Tapos, yun, ginagamit nila sa bakery. Ngayon, nung pina-construct na, sabi ko, bro, lagyan natin ng parking kasi hirap nang walang parking no. Eh. Ito nga, ilang sasakyan lang yung kasya. Uh-huh. Yung sa inyo, sir, buddy, totoo po yun eh, yung mga nakukuha nyo, not in terms of bayad, uh-huh, pero yung connection, sobrang important po. So, yung isang napanood ko po sa inyo na yan yata yung nag-trade, tumatak sa akin yun, yung sinabi niya na social capitalization. Uh-huh. Sobrang importante po yun. Nung narinig ko sa kanya, sabi ko, oo nga, no. Sobrang importante na yun. Ina-analyze niya yung paano rin ako nag-generate. Yan. 1, 2. Isa ba? 1, 2. Okay.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.